Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you real-life stories of people. Hello po sa inyo! Salamat po muli sa inyong pagbabalik. Pakiusap po, kung maaari ay pakiclick ang like button ng video pong ito dahil malaki ang maitutulong po nito sa amin. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Sisimulan na po natin ang kwento. Ako ay napunta sa bahay ampunan noong ako ay 8 taong gulang. Naalala ko noon na ang nagpalaki sa akin ay si Lola hanggang sa dulo ng kanyang hininga. Meron naman akong mga kamag-anak pero lahat sila ayaw nila akong kupkupin at sila ang nagdesisyon na dalhin ako sa bahay ampunan. Ang kwento sa akin ni Lola noong nabubuhay pa siya, wala pa daw akong 1 taon iniwan na ako ng sarili kong ina magmula nung mabyuda siya. Masyado pa naman daw siyang bata para maging byuda at saka umalis at hindi na nagpakitang muli. Pumanaw ang tatay ko nung masangkot sa gulo. Umaawat siya noon habang siya ay nakikipag-inuman at siya ang tinamaan ng kutsilyo sa may tiyan. Masama ang pagkakatama kaya naman ilang araw lang ang itinagal niya sa ospital at tuluyan na itong binawian ng buhay. At iyon ang pagsisimula ng pagpapalaki ni Lola sa akin at makalipas ang mga 1 taon, maging ang aking lola ay iniwan din ako. Iyon na ang pagsisimula ko na maranasan na trinrato na parang isang basura. Pinangdidirihan, kinauumayan at itinapon. Ganyan ko maalala ang mga kamag-anak ko noong mga 1 araw akong nanatili sa kanilang tahanan bago nila ako dinala sa ampunan. Sa totoo lang, mas pipiliin ko pa ang ampunan kaysa manirahan sa aking mga kamag-anak. Ang kinakain ko sa ampunan ay bagong luto, sariwa at mainit-init na pagkain. Nakabaliktaran ang pagkaing binibigay ng aking mga tiyuhin o tiyahin sa akin. Ang tanging nagpapahupa ng aking kalungkutan at pangungulila ay sa tuwing ako ay gumuguhit. Meron akong talento sa singing na madalas kong inspirasyon ay si Lola. Kapag naalala ko si Lola, iniimahe ko lang ang isang palayan, masaganang palayan na napakatingkad ng kulay berde ng mga dahon mula sa tanim ng palay. Magkahawak kamay kami ni Lola na naglalakad sa gilid ng kalsada habang pinagmamasdan ang aming kapaligiran na sinamahan pa ng maaliwalas at magandang kulay ng langit at mahalimuyak na amoy ng palay sa bukirin. Hindi ko alam kung bakit ko madalas na iimahe iyon sa probinsya. Marahil madalas itong kwento ni Lola sa akin. Sabi niya maraming palayan, ang bahay na mangilan-ngilan lang. Maraming nagtatanim at kapag panahon ng anihan, ang bawat tao doon ay nagpapalitan ng ani. Masaya din ang karanasan ko sa bahay ampunan na ang mga bata doon ay naglalaro ng mga tradisyonal na larong Pilipino gaya ng tumbang preso, patintero, agawan base at maraming iba pa. Hanggang sa bago dumating ang aking 10th kaarawan, inampun ako ng mag-asawang merong kaya. Meron silang negosyong processed food gaya ng hotdog, longganisa, sausage at marami pang iba. Kaya maayos ang bahay na tinuluyan ko, komportable ang kama, merong sariling kwarto na may aircon at marami ding klase ng pagkain. Silang mag-asawa ay walang anak, pero kahit na hindi ko sila tunay na mga magulang, ipinaramdam nila sa akin ang kanilang pag-aaruga, pagmamahal at maluwag na pagtanggap sa akin. Sa katunayan, sapat na sa akin ang merong maayos na tinutulugan at may nakakain, pero hinigitan pa ito ng mag-asawang umampon sa akin. Kapag namamasyal kami sa mall, sina mama at papa, palagi akong tinatanong kung anong gusto kong mga laruan, damit o sapatos. At sa tuwing nakikita ko ang halaga nito, madalas akong tumatanggi dahil labis akong nahihiya marahil sa kaibutura ng aking puso. Kapag ako ay naging demanding, baka ibalik nila ako sa ampunan. Ayaw kong samantalahin ang pagkakataon, lalo na sa mga material na bagay. At isa pa ang importanteng leksyon na natutunan ko kay Lola, ang matutong maging kontento. Kaya naman hindi sa akin mahalaga ang pera, kundi ang pagmamahal at kabutihang loob. Kaya naman ang pag-ampon nila sa akin, labis ko nang pinasasalamatan at hindi ako humihingi ng iba pa. Ayaw ko din silang bigyan ng sakit ng ulo at bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang kabaitan. Ako ay nag-aral ng maigi, naging mabuting bata at minahal ko sila na para ko ng mga tunay na magulang. Hindi ko sila binigo nung nagkaroon ako ng award nung nagtapos ako ng sekundarya.
at napabilang din ako sa Dean's List upang magkaroon ng diskwento sa aking matrikula noong ako ay nag-aaral sa kolehiyo. At ang makita silang nakangiti at proud sa tuwing mataas ang aking grado, na sila ay labis na nagagalak sa tuwing natatapos ko ang aking mga ginuhit na larawan. Madalas nila itong idinidisplay sa dingding na merong magandang frame. Sila ang dahilan kung bakit ako lumaking maligaya. Habang ako ay nag-aaral pa sa kolehiyo, isa sa aking kamag-anak ang nalaman kung saan ako nakatira. Hindi sila nagpaligoy-ligoy pa at humingi sila sa akin ng pera. Napailing ako dahil naalala nila ako at nung nalaman nilang mayaman ang umampon sa akin, ang kilos at trato nila sa akin ay dinaig pa nila ang maamong tupa. Nakangiti na parang aso at nagmamakaawa na humihingi sa akin ng pera. Ako ay namumuhi sa kanilang kinikilos kaya naman ako ay tumatanggi kada punta nila sa bahay ng aking mga magulang. Hanggang sa napag-alaman ko na sina mama at papa ay pinapatuloy nila ang aking kamag-anak, pinapakain at ang nakakapang-init ng ulo ko ay binigyan nila ito ng pera. Nangyayari ito sa tuwing wala ako sa bahay. At nalaman ko na lang ang tungkol dito nung nakita ko ang tiyahin ko na may bitbit na plastic papalabas ng aming bahay. Hindi ko napigilang magalit at ito din ang unang beses kong napataas ang aking boses. Hindi ko sila pamilya, kayo ang pamilya ko. Wala silang halaga sa akin at sila ay hindi naman pulubi kundi mga oportunista lamang. Huwag niyo na po itong gagawin ulit, ma, pa. Huwag niyo silang pansinin. Pabayaan niyo po sila. Nagpapasalamat naman ako at sinunod ng aking mga magulang ang hiniling ko. Nagtapos ako ng kolehiyo na mayroong double degree sa economics at accountancy. At agad akong nagsimulang magtrabaho sa kumpanya ni Papa. Hindi ko makakalimutan ang reaksyon ni na Mama at Papa nung makita nila akong naglakad sa entablado nung araw ng aking graduation. Naluluha pang sabi ni Mama, "Ganito pala ang pakiramdam ng magulang kapag nakatapos ng pag-aaral ang kanilang anak." "Thank you anak, nakaka-proud ka. Biruin mo, dalawang kurso pa ang natapos at pinagsabay. Eh syempre, kanino pa ba yan magmamana kundi sa akin?" Nakangiting wika ni Papa. "Lahat po ng ito ay para po sa inyo. Mama, Papa, maraming salamat po." Wika ko sabay niyakap sila ng mahigpit. Makalipas ang dalawang taon mula noong nagsimula akong nagtrabaho, bumulong si Mama, "Anak, kailan ka may time makipag-date?" Nagulat ako sa sinabi ni Mama. Natawa ako kasi hindi ko prioridad iyon. At iniisip ko, bata pa ako. Sa totoo lang, hindi pa ako tapos sa layunin ko sa buhay. Ang layunin ko sa buhay ay palaguin palalo ang kanilang negosyo. Maipasyal sila sa ibang bansa. Ito ang paraan ko para maisukli ko ang lahat ng kabutihang loob at mga bagay na binigay nila sa buhay ko. Sila ang tunay at nag-iisa kong mahal, ang nagpapasigla ng araw ko. Nalabis ang aking kagalakan dahil sa kanila, naranasan ko ang pag-ibig. Ang pag-ibig na buo kong natanggap, wala akong kahati at kailanman hindi nila ako pagtataksilan. Sinorpresa ko ang mga magulang ko sa kanilang anibersaryo ng tour sa Europe. Bibisitahin nila ang 8 bansa sa Europa sa loob ng 3 linggo. Kumbaga, romantic tour for couple. Ang makita ko na nagsasaya sila, nag-e-enjoy sa buhay, ay talagang sulit lahat ng pag-iipon at pagtatrabaho ko. Habang ang mamagulang ko ay abala sa paglalakbay at diskubrehin ang ganda ng ibang bansa, ako naman abala sa pagpapalakad ng negosyo ni Papa. Nakamit namin na lumipat sa mas malaking warehouse at mas marami-rami na rin ang mga retailers na nakukuha namin. Matapos ang kanilang Europe tour, sinundan ito ng Asia, South America at North America. Hanggang sa sabi ni Mama, ayaw na niya maglakbay. Gusto niya makita niya ang mabigyan ko siya ng apo. Dahil para sa kanila, ang maranasan na magkaroon ng apo, pakiramdam nila, kompleto na. Naranasan na nilang maging magulang. At ngayon naman ay gusto nilang maranasan maging lolo at lola. Dahil ang layunin ko ay mapasaya sila, tumango ako sa hiling nila. Si Mama, biglang na-excite at sinabing meron siyang kakilala na gusto niyang ipakilala sa akin. Sumagot ako na aayusin ko ang oras ko at maglalaan ng oras sa date na kanyang gustong ipakilala. Subalit, bago pa man kami magkita nung lalaking ipapakilala ni Mama,
meron ako natanggap na masamang balita. Ang aking mamagulang ay nasawi sa isang aksidente. Galing si mama sa ballroom dancing at si papa ang sumundo sa kanya. Bumibiyahe sila ng mahating gabi, wala ng traffic. Ngunit nung dadaan na sila sa intersection, merong truck na hindi nagpreno kahit pula na ang ilaw nito. At habang dumadaan ang sasakyan ng mamagulang ko, nabangga sila ng truck ayon ito sa nakasaksi sa insidente ng mga nakamotor. Marahil inaantok o pagod na si Papa. Hindi niya nakita ang truck at nagsimulang umandar dahil nagkulay berde ang ilaw ng traffic light ng kanilang kalsadang tinatahak. Nung mga sandaling iyon, pakiramdam ko, gusto ko na ding sumama sa kanila. Ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung bakit ang lahat ng taong malapit sa puso ko, lagi akong iniiwan. Sa isang iglap, ulila akong muli. Hindi ko magawang kumilos, kumain, mag-isip na pati ang negosyong naiwan ni Papa, hindi ko maasikaso dahil iniisip ko para saan pa. Subalit nung lamay ng aking mamagulang, dumating ang mga kamag-anak ko. Hindi ko alam kung paano nila nalaman. Bumisita sila upang makiramay pero meron pala silang ibang intensyon. Nakakalungkot ang nangyari na nawala ang umampun sa'yo. Pero ang swerte mo dahil mayaman sila, mamamana mo lahat ito. Pabulong na wika ng aking tiyahin. Bigla akong napatingin sa tiyahin ko na nakangiti at tumatango-tango nung matapos niyang ibulong iyon. Bigla akong nandiri na gusto kong sumuka nung mga sandaling iyon. At hindi ko maatim na bastusin nila ang lamay ng aking mamagulang at sumigaw ako ng, "Layas! Mga walang hiya! Lumayas kayo ngayon din!" At nung hindi pa sila kumikilos, tumawag na ako ng ibang tao para mapaalis sila doon at habang sila ay naglalakad palayo, ang mga tiyuhin ko ay minura pa ako. Wala akong lakas para isipin iyon at nung matapos ang kanilang libing, nagkulong lang ako sa kwarto na hindi ko na matandaan kung ilang araw o linggo na ang nagdaan. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang o panaginip, pero nakita ko ang mamagulang ko na nakangiting sinabing, "Jackie, okay lang kami. Be happy, anak." Natagpuan ko na lang ang sarili kong humahagulgol habang yakap-yakap ang litrato nila. Dito ko napagtanto na ayaw kong madismayado sina mama at papa sa akin at nagdesisyong bumangon at sundin ang kanilang gusto. Ayaw ko din na ako ang dahilan kung bakit nalugi ang negosyong namana ni Papa sa kanyang ama. Responsibilidad ko na ipagpatuloy ang kanilang legasya. Kaya isinubsob ko ang aking panahon sa pagtatrabaho upang mabawi ang nawala at mas lalo pa itong palaguin. Habang nasa opisina ako, nakaramdam ako ng matinding pananakit ng tiyan at nagtungo ako sa ospital at maraming test ang ginawa sa akin. May ibang test na ipinaulit dahil kailangan nilang makasiguro. Pangatlong araw kong nakakonfine sa ospital, meron akong natanggap na tawag mula sa hindi kilalang numero. Nung sinagot ko, nalaman ko na ito ay ang aking tiyahin at tinanong ako kung okay lang ba ako. Nalaman nila ang aking numero mula sa opisina. Kaya sumagot ako ng, "Hindi ako okay dahil sabi ng doktor, wala pang isang taon ang maari kong itagal dito sa mundo. May taning na ang buhay ko. Huwag mo na akong tatawagan." At magmula noon, hindi ko na sinasagot ang mga numerong hindi ko kilala. Halos mag-iisang linggo na ako sa ospital nang biglang merong kumatok ng aking kwarto na isang babae. "Okay ka lang? Ayos ka lang ba?" Iyan ang unang pangungusap na kanyang binigkas. Hindi ko siya kilala kaya hindi ko siya sinagot at dito niya sinabi na siya daw ang aking ina. Sinubukan niya akong tawagan pero dahil hindi ko sinasagot, pinuntahan niya ang opisina kung saan ako nagtatrabaho at doon niya nalaman kung nasaan ako. Nagulat ako. Ang totoo, nagtataka ako. Kasi sa tagal-tagal ng panahon, bakit ngayon lang? Anong meron? May konting puot sa aking puso dahil sa pag-abandona niya sa akin. Dito ko napagtanto na, nandito siya ngayon dahil naabisuhan na siya ng mga kamag-anak ko. Imposibleng may bahid siya ng pag-aalala dahil halos sanggol pa lang ako noon nung iwan niya ako. Nakakagalit pero kalmado ako. Pinakinggan ko ang sasabihin niya. Akala ko habang siya ay nagsasalita, maaaring lumambot ang puso ko. Mapatawad ko siya pero ang paghihiganti ang tanging nangingibabaw sa utak ko
Dahil napansin ko ang kanyang mga titig, walang sinseridad, malayong malayo sa tingin ni na mama at papa. Halata mo kaagad na ito ay nagpapanggap. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang damit niya, halatang trying hard, na magmukhang may pera. Pero kung titingnan mo, mumurahin lang pala ito. At para maisagawa ang aking plano, kailangan kong magpanggap na masaya akong nakita ko siya. Dalawang beses din niyang tinanong kung totoo ba ang tungkol sa taning ko. Nahalatang nasabihan na siya. Kinukumpirma niya lang at tumango ako bilang simbolo na oo. Anak, meron ka bang gustong gawin bago ka? Yung labis mong nais. Kung meron, gusto kitang tulungan dahil wala naman ako noon habang lumalaki ka. Nang sa gayon, maibigay ko sana ito sa'yo, sambit niya. Ang totoo meron po, wala akong ginawa sa sarili ko kundi ang mag-aral at magtrabaho ng maigi. Hindi pa ako nakapag-relax, sagot ko. Kawawa ka naman, mahina niyang sabi. May isa akong gustong gawin, gusto ko sanang mamasyal sa Hong Kong. Kumain ng masasarap na Chinese food, makita ang magandang theme park at mamahaling hotel, tugon ko. Ah, pwede kong bayaran ang tiket at hotel na tutuluyan mo, sagot niya nang nakangiti. Iniisip ko, baka gusto niyang mamuhunan at panindigan ang pagpapanggap niya dahil kapag siya ay umastang mabait, syempre mauulanan siya ng grasya kumpara sa ibabayad niya sa tiket at hotel ko sa Hong Kong. Ako naman, nakiride lang, go with the flow ika nga. Tinanong niya ako kung kailan ko gustong umalis at sinabi niyang hindi siya makakasama dahil sapat lang ang pera niya para sa akin. Sumagot ako na sa lalong madaling panahon dahil ayaw kong sayangin ang oras na nalalabi ko sa mundo. Nung makalabas ako ng ospital, makalipas ang isang buwan, bumalik siya at ibinigay ang perang pambili ng tiket at hotel. Kinuha ko ang pera at nagpasalamat. At literal akong nagbakasyon sa Hong Kong ng ilang araw na mag-isa. Yung perang binigay niya, alam kong malaki na ito sa kanya. Sa katunayan, kulang pa sa pamasahe at panghotel yung binigay niya. Kasama ko sina Papa at Mama na namasyal sa Hong Kong, bit-bit ko ang picture nila at kumuha ako ng litrato na kasama sila sa mga lugar kung saan ako nagpunta. Nung pagbalik ko, ang babaeng nagpakilalang nanay ko, nakailang beses tumawag pero hindi ko sinasagot. Lumipas na ang ilang linggo, hindi ko pa rin sinasagot. Hanggang sa nagtungo siya sa opisina na kung saan ang aming warehouse. Nung makita niya ako, nagulat siya dahil ang sigla-sigla ko. Sabi pa niya, bakit mukha akong walang sakit? Mukhang dismayado kayong makita akong malusog at walang sakit. Hindi po ba dapat masaya kayo? Sarkastiko kong sambit at sinabi ko sa kanya ang totoo na wala namang taning ang buhay ko. Meron lang akong stomach ulcer at ngayon ay magaling na ako. Mabilis pa sa alas 4 ang kanyang kamay at sinampal ako. Dahil nagsinungaling ako sa kanya at ipinagpipilitan na ibalik ko ang 10,000 piso na binigay niya nung ako ay bumiyahe sa ibang bansa. Bakit ko ibabalik? Kumbaga, kabayaran mo na iyon sa mga kasamaan at palilinlang ng mga kamag-anak nyo sa mga magulang ko noon sa paghingi nila ng pera. Wika ko. Dito na siya nagmura at nagsabi na idedemanda daw niya ako. Natawa ako. At sinagot siyang, haharapin ko siya kahit sa ang korte. Yun ay kung meron siyang pambayad sa abogado. At ipinatawag ang gwardya para siya ay paalisin doon. Kung nagpakita sana siya ng mabuting kalooban, hindi puro kasamaan, marahil iba ang magiging trato ko sa kanya. Lalo na nung nakita ko na walang bahid ng pagsisisi ang pag-abandona niya sa akin. Nakakadismayado dahil hindi niya ako itinuring na anak. Ilang taon na ang nakakalipas, wala na akong narinig mula sa babaeng nagpakilala kong ina o sa iba kong mga kamag-anak. Malamang sila-sila ay nag-aaway dahil mukhang pinahiram nila ng pera yung babaeng nagpakilalang nanay ko at dahil hindi ko binayaran para na silang aso't pusa doon. Teorya ko lamang ito pero malakas ang kutob kong iyon ang nangyari. Sa ngayon, kadate ko na ang lalaking gustong ipakilala sa akin ni mama noon. Panahon ang magsasabi kung kami nga ba para sa isa't isa at balang araw maipapakilala ko kina mama at papa ang kanilang apo o mga apo
na tiyak kong mapapangiti sila mula sa langit. Dito na po nagwawakas ang kwento at sana po ay nagustuhan po ninyo. Kita-kita muli po tayo sa susunod. Huwag po ninyong kalimutang i-click ang like and subscribe. Mag-iingat po kayo palagi. Paalam!